Hello! Good afternoon, guys! Okay, napakatagal na panahon na hindi ako gumawa ng vlog. So, ngayon, gagawa tayo at ang topic natin for today ay request po ni Mori Kung. Okay? So, ang vlog natin for today is ano ang nangyayari sa mga anak ng mga Hapon at Pilipino na inaabot ng overage sa Pilipinas na hindi nakakarating ng Japan. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Ito po ang topic natin for today. Kaya abangan nyo po at manood. Okay? Good afternoon, konnichiwa, isang magandang hapon, tanghali, umaga, gabi sa inyong lahat sa buong mundo. Ito na naman po si Judy Rios na nagbibigay at magbabahagi sa inyo ng kaalaman, katanungan o ano pa man sa pamumuhay namin dito sa Japan. Okay, so alam nyo, sa araw-araw ng pamumuhay namin dito sa Japan, lalo na sa akin, lalo na buhat itong ginawa ko itong YouTube channel ko. Disclaimer lang po, itong YouTube channel ko, lahat ng ibinabahagi ko dito ay naaayon sa aking experience. Ano? Walang dagdag bawas to. At yung mga hindi ko nalalaman ay aking inaalam at pinag-aaralan. So, kung may tanong kayo, pwede nyo po akong i-message directly sa aking Facebook Messenger, Judy Rios. Libre po. Libre. As in zero yen. Wala ko kayong babayaran sa akin pag ako po ay minessage nyo direkta sa aking Facebook Messenger, Judy Rios po. Wala ko kayong babayaran. Kaya wag nyo papasukan ng tanong kung magkano ang paghingi ng advice sa akin. Libre po yan. Kung kaunting panahon lang naman at ang ating pag-uusapan ay tungkol sa inyong mga katanungan. Libre po ang advice sa akin. Okay, to make this long story short, kasi marami talagang nagtatanong. Lately kasi, alam nyo patong-patong na itong problema na to eh. Sa dinami-dami ng, sa hinaba-haba ng pagbibigay ko ng advices at sa pagtulong ko sa kapwa natin Pilipino kay nasa Pilipinas or nandito sa Japan, ito yung isa sa talagang nagiging malaking problema ng karamihan ngayon. Yung sa kosekitohong, yung mga nabuntis na mga Pilipina noon na yung mga anak nila ay nagsisilakihan na. Sorry. May mga bata, matanda, at tumatanda pa. Okay, so itago natin ang pangalang ito sa Mori Kung. Okay, itong si Mori Kung nag-message siya sa akin and he asked me kung ano ang dapat gawin. Kasi nagkaroon siya ng contact sa tatay niya. So, nakaregister naman siya sa kosekitohong ng tatay niya. Kahit na ang pagkakaalam ko, kung tama yung pagkakatanda ko, is huhugutin ko lang yung chat namin. Ano? Sabi ko sa inyo, libre ang paghingi ng message sa akin. Hanapin natin ang chat namin ni Mori Kung. Eto. So, yan. Alam nyo, ano eh.
Pinanganak siya sa Pilipinas. Sabi niya, last week, which is September 9, mag-usap kami. So, meaning, first week of September. 32 years old na siya, hapon ng tatay niya. Tinatanong niya kung maaari pa siyang makapunta ng Japan. At wala daw siya sa Koseki ng tatay niya. Pero sinabi naman ng tatay niya na mayroon at siya ay nakalagay doon. Hindi niya lang natanong kung kasal sila, kung kasal na ang tatay niya at nanay niya. Ang haba ng tanong. So what I did is tinawagan ko na siya. Okay, sa pag-uusap namin, napag-alaman ko na hindi kasal ang hindi ko parang pala natanong kung kasal ang nanay niya o tatay niya, pero malinaw ang pagkakasabi niya na siya ay nasa Koseki Tohong ng tatay niya. So, sinabi ko na lamang sa kanya na ang pwedeng kumuha sa kanya, sa tatay niya, ay sa kanya ay yung tatay niya lamang. At pwede siyang makarating dito sa Japan as the son of a Japanese or Nihonjin no Haigusha. Okay, bakit ganun? Nihonjin no Haigusha, pero hindi siya papatak as Japanese citizen. Tatandaan niyo po to. Papatak lamang kayo na Japanese citizen kung kayo ay anak ng Hapon at kung kayo ay nakalagay sa Koseki Tohong. Kapag ka kayo ay wala pang 22 years old. Okay. Bakit ka mo? Kapag ka ang edad ay wala pang 22 years old at kayo ay nakalagay sa Koseki Tohong ng Hapon, kayo ay may hawak na Japanese passport, kayo ay masasabing Japanese citizen. Okay? Ulitin natin. Dalawa yan, ha? Ipinanganak sa Japan. Hindi lang dalawa, marami pala yan. Maraming kategory yan. Pinanganak kayo sa Japan, nakalagay kayo sa Koseki Tohong ng tatay nyo or nanay nyo. No? Basta nakalagay kayo sa Koseki Tohong na nanay nyo o tatay nyo, ha? Meron kayong hawak ng Japanese passport. Kayo ay below 22 years old, kayo ay Japanese citizen. Okay. Pag kayo ay nag-22 years old, at ito ay nasa inyo, kayo ay Japanese citizen. Bakit sinasabing dual citizen? Magiging dual citizen lamang kayo, kung halimbawa hawak nyo to, magiging dual citizen kayo kung kayo ay may hawak na Philippine passport sa pagitan ng panahon na to. Muwi kayo ng Pilipinas, humawak kayo ng Philippine passport, nag-apply kayo ng Philippine passport kasi nanay nyo o tatay nyo ay Pilipino. Pag kayo, ginawa nyo yon nang wala pa kayong 22 years old, o nag-apply kayo ng Philippine passport, kukuha kayo, mamimili kayo ng citizenship nyo at the age of 22. Tatandaan nyo yan. May vlog ako para dyan kung kailan namimili ng citizenship ang dual citizen. No? Ngayon, yung mga nagiging overage, kasi 22 ang pagpili ng citizenship. Yung mga nagiging overage, kasi ang topic natin ngayon, napapano, ano ang mangyayari sa mga na-overage, na inaabot ng overage. Kaya sinasabing overage pag lumagpas ng 22. So, real talk. Pag kayo ay lumagpas ng 22 at kayo nasa Pilipinas, hindi po kayo dual citizen. Dual citizen kayo by blood. Okay? Yung isang nakausap ko kahapon, eto, 16 years old yata siya. She's only 16 years old. 14 ba? 16. Basta teenager eh. Babae. O, iha, dual citizen ka by blood.
Kasi nung tinanong ko na kung siya ay may hawak na Japanese passport o Philippine passport, wala kahit isa. Hindi rin, sabi niya, kasalang magulang niya. Pero, walang hawak na kasi Kitohong ang nanay niya na sila ay nakalagay sa kasi Kitohong ng tatay niya. Okay. To make it clear, ang kasi Kitohong ay family register ng magulang ng tatay o ng nanay. Kung sino ang Hapon doon sa dalawang yon. Kung tatay niyo o nanay niyo ay Hapon, yan ang family register, yung kasi Kitohong nila. Okay. Bakit kailangan ng kasi Kitohong? Kasi diyan yung makikita yung history o yung family tree ninyo. To? Okay. So yung overage na yon, etong 32 na to. Tapos si Morikung, 32 na siya. Paano siya makakapunta ng Japan? Once na nag-23 ka, overage ka na. Kasi 22 ang age kung kailan mamimili na citizenship kung ikaw ay dual. No? Kahit ikaw nasa Pilipinas, kung may hawak ang Japanese passport o Philippine passport, pwede kayong pumunta. Paano nga ba pipili ng Japanese citizenship kapag ka nga naman nasa Pilipinas ka? Kung ikaw ay may hawak na Japanese passport at Philippine passport, pumunta ka ng Japan Embassy, dala-dala ang Kose Kitohong latest issue. Latest issue, tandaan nyo. Pumunta kayo ng Japan Embassy, dala-dala ang latest issue ng Kose Kitohong ng tatay nyo o nanay nyo. Natural, nakalagay ang pangalan nyo. No? Doon sa Kose Kitohong na yon, dalin nyo. Sorry. Dali nyo sa Japan Embassy. Tapos, sa Japan Embassy, may pipila pang kayong papel. Ito yung Kokuseki Sentaku Shomeishu Shinseisho. Kokuseki Sentaku Shinseisho. Or yung, ano, yung, eto, nationality application form. Choosing your nationality application form, papasa nyo to sa Japan Embassy, doon pipili na kayo. Kasi isusurrender nyo yung Philippine passport nyo na doon eh. So, doon magiging Japanese na kayo. Pero once na hindi nyo ginawa yon at the age of 22, sa Japan Embassy sa Pilipinas, sorry guys, Pilipino kayo. Okay? Malinaw. Kung ayaw nyo naman gawin sa Pilipinas yon sa Japan Embassy, at kayo ay may duda, umuwi kayo dito sa Japan. No? Kahit 22 years old kayo, dito nyo sa Japan gawin yon. Pwede pa rin yon. Basta 22 kayo. Okay. Balik tayo ha. Balik tayo sa topic. So, 23 years old. Overage. So, paano kayo makakapunta ng Japan? Kung ang hahabulin nyo ay yung pagiging Japanese citizenship. Yung pagiging Japanese citizen nyo. Simple. Kung kayo naman ay nakalagay sa Kose Kitohong ng tatay nyo o nanay nyo, sabihin nyo lang sa nanay o tatay nyo, tay, nay, kunin nyo ko. Kasi second generation kayo. Pwede kayong mag-apply ng long-term visa as children of Japanese. No? Nihonjin no haigusha. Nihonjin Waigusha, close in parenthesis, children of Japanese, second generation kayo, mabibigyan muna kayo ng 1 year. 1 year, 1 year, 3 years. Tapos, saka kayo mapapermanent visa. Paano kayo magiging Japanese citizen? Eh, anak kayo ng Hapon. Madali yon. Mag-aral kayo mag-Nihongo, tapos saka kayo mag-apply ng naturalization. Parang yun sa akin. Yun yung proseso po nun. Ganun po ang nangyayari sa mga anak ng Hapon na inaabot ng overage sa Pinas. No? Yun po yun. Yun po yung nangyayari dun. Okay? Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa kung aabutin kayo ng overage sa Pinas, anak kayo ng Hapon. Diba? Ang importante kasi nakalagay kayo sa Kose Kitohong. Okay? Yun po yun. I-apply ng COE, i-apply ng visa sa Pinas,
kukunin as a Japanese, saigo siya, or child of Japanese, second generation kayo bali, kasi first generation na yung first generation pala kayo, kasi kayo pa wala yung anak, sorry, nalito ko. So, ngayon, ganun yung magiging proseso nun. Importante, may komunikasyon kayo sa tatay nyo. Paano kung wala? Okay, paano kung wala kayong komunikasyon sa tatay nyo o sa nanay nyo? Pero may hawak kayong consecutive home. Paano? Ang daming ganyan eh. Eh ma'am, meron kaming hawak. Ate Jury, may hawak kaming consecutive home. Pero, wala na kaming komunikasyon eh. Paano kami kukuha yan? Pero may hawak kami, luma. Kung may hawak kayong lumang consecutive home at nandun yung mga pangalan nyo, okay, fine. Punta kayo ng Japan Embassy. Humingi po kayo ng advice kung ano yung dapat nyong gawin. Usually, ang ginagawa ng Japan Embassy ay sa mga naririnig ko, sa mga humingi na ng advice sa akin, pumupunta sila ng Japan Embassy and at sinasabi sa kanila ng Japan Embassy, ibinibigay sila sa foundation. Maligaya Foundation, iba't ibang foundation yan. Kasi ako, alam nyo, pag hindi ko na kaya yung humihingi ng advice sa akin, pinapasa ko din sa foundation. Or more, may papeles kayong hawak, pinapasa ko din sa Japan Embassy. Punta kayo ng Japan Embassy, hingi kayo ng advice doon, alam nila yung gagawin sa inyo. Huwag kayong basta patol ng patol sa mga nababasa nyo sa Facebook. Kaya maraming na-scam. At ito ang sinasabi ko sa inyo. Kapag ka yung hiningan nyo ng scam, kapag ka yung hiningan nyo ng payo, hiningan agad kayo ng pera, more or less, nako, sorry ha, mapapamura lang ako. Pero pag yung hiningan nyo ng payo, hiningan agad kayo ng pera, alam na this, no? More on scam yan. Kaya, mag-ingat po tayo. Ang hirap ng buhay ngayon. No? Kaya, ingat po. Yan po usually yung nagiging process kung paano yung mga anak ng mga Hapon at Pilipino na inaabot ang overage sa Pilipinas. Pero napaka-importante po na kayo ay nakalagay sa consecutive home. Okay? Sige, abangan niyo po sa akin kung ano ang importansya sa vlog ko, kung ano yung pa talaga ang importansya ng consecutive home. Papakita ko din po sa inyo kung ano yung sample niyan para po hindi kayo malito. Ho? Timing, may tawag tayo. Good afternoon at ingat po kayo lahat. Always wear your mask. Bye!